everyone. Thank you for watching my vlog. Today, I'm going to share my first day US experience. I hope you will enjoy this video and you will watch this until the end. Kaya ako nagpunta sa US because una, ma-expire na kasi yung visa ko. Years ago, nag-apply kasi ako ng US visa. Tinanong ako dun sa embassy, why do you want to go to America? Ang sabi ko dun, I just want to see the Statue of Liberty. Maraming pa siyang mga tanong na mga personal questions. Mga questions na nandun lang din naman sa application form na fill outan ko online. Feeling ko, chinecheck lang nung consul ba ang tawag doon? Or ng immigration officer sa US Embassy sa Manila. Kung nagmamatch yung information na nilagay ko doon sa online application form at saka dun sa sinasabi ko sa kanya. Inexpect ko, hihingan niya ako ng mga documents. So, nag-prepare ako ng mga documents. Yung usual documents na hinihingi pag nag-a-apply ka for visa to other countries. Tulad ng Certificate of Employment, ITR, Bank Certificate, mga ganyan. Pero nung araw na yun, puro yung mga tanong niya, yung mga nandun lang din sa online application form na anong trabaho mo, kung single ka ba, ayan, anong mga countries ang napuntahan mo na outside the Philippines. Hindi ko na masyadong matandaan pa yung iba. Pero kung ano lang talaga yung nandun na questions dun sa online application form, yun lang din yung mga tanong niya. And then, ayun, kinuha na yung passport ko. Tapos, nag-intay ako ng ilang days. Hindi ko na matandaan kasi ang tagal na rin nun. Yun, binalik sa akin yung passport. Tapos, binigyan nga ako ng multiple entry to US na visa for 10 years. Kaya lang, nung time na yun, nagda-dialysis yung nanay ko nun. Siyempre, magastos. Tapos, madalas na siya talagang na-ospital. Hindi ako nakapunta ng US hanggang sa kinuha na ng Lord si nanay. Nagbalak ako na pumunta ng New York kasi niyaya ako nung friend ko nung elementary. Actually, classmates kami nung elementary. Pero nakabase na siya sa Singapore. Ayan, si Irene. Shout out to Irene. Kaya lang, nung time na yun, nagpaalam ako sa boss ko noon. Na yun nga, plano ko po na magbakasyon sa US po sana, ganyan, mag-leave po sana ako. So, pinayagan naman ako, pero 1 week. Sabi ko, hindi po kakasya yun. Kasi yung biyahe pa lang, ang tagal na. Kaya, ang nangyari nun, hindi ako nakasama sa trip na yun. So, siya lang yung natuloy papuntang New York. And then, nag-pandemic for 2 years. So, hindi na naman nagamit. So, natitira na lang almost 2 years na lang ata yung natitira sa binigay nilang entry sa akin dun sa visa ko. So, sabi ko sana, Lord, magamit ko po yun bago pa siya ma-expire kasi sayang naman. Tsaka, baka pag nag-apply na uli ako, hindi na nila ako bigyan. So, nitong March, yung friend ko naman nung college and magkapatid kami sa faith, si May, sabi niya, friend, tara, magkita tayo. Ganyan. Kaya lang kasi nasa Canada na siya, nakabase na siya sa Canada. Eh, wala naman ako visa sa Canada. So, sabi niya, sa US na lang. Kaya sabi ko, ha? Sabi ko, sige na nga, para magamit ko rin yung visa ko. Magbubuk na sana kami nun. Kaya lang, na-realize niya, may client visit pala sila. So, hindi kami nun natuloy. Kung April naman, maganda rin sana. Kaya lang kasi magbabakasyon yung mga kapatid ko sa Ilocos. So that time nag-work from home pa ako sa Ilocos eh. Kasi birthday naman nung pang-apat namin na kapatid, si Victoria. Shout out to Victoria. Kaya sabi ko hindi rin maganda ng April. Kasi April siya available. So hindi naman nag-match. Tapos yun hanggang sa nag-abang-abang na lang kami ng flight papuntang US. Ang gusto niya sa Los Angeles, California. So sabi ko, sige, hanap-hanap tayo. Hanggang sa nakahanap ako ng medyo okay-okay na price ng ticket sa isa sa mga pangarap ko rin na airline na masakyan, yung All Nippon Airways or yung ANA. Meron siyang layover ba tawag sa Japan, sa Haneda. So from Manila to Haneda and then Haneda to
Los Angeles. September 1st yung nakuha kong ticket. Tapos sinend ko na yun sa kanya. Tapos siya rin, naghanap din siya ng ticket from Canada to LA. Kaya lang medyo mahal daw kasi yung September 1st. Kaya ang binook niya is September 2nd. Thank God, natuloy din yung US trip. And ayun, andito na ako sa Los Angeles, California. Ang nangyari, pagkagising ko ng September 1st sa Manila, sobrang sama ng pakiramdam ko. As in, ang bigat ng mata ko, tapos ang sakit ng muscles ko, pero wala naman ako lagnat, thank God, kasi hindi ka makakapasok sa airport kung pag may lagnat ka because of COVID. Siguro dahil din, late na rin ako nakatulog doon for in the morning na. Buti na lang, pagdating ni Bek-Bek ulit, shout out to Victoria, sabi ko, Vic, pilutan mo naman ako kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko, may flight ako ngayon. Ang flight ko is 2:40 p.m. Manila time. Nagpahilot ako sa kanya, tapos ginamit siya ng Lord para umayos-ayos yung pakiramdam ko. Magto-12 na nung dumating ako sa airport. Medyo heavy yung traffic that time. Thursday, from Quezon City to Naiya Terminal 3. Medyo matagal yung biyahe. Pagdating ko doon, inanap ko na kagad kung saang bay yung Ana. So, nakita ko Bay E. Tapos, naalala ko, di pa pala ako nakabayad ng travel tax. Ayan. So, inanap ko yung travel tax na station. Hindi na siya yung dati kasi pagpasok ko, turn left lang, tapos yung pinakadulo, yun na yung bayaran na ng travel tax. Ngayon, pagliko mo sa left, liliko na naman sa right, ayan, tapos liliko na naman sa left yung pinakadulong-dulo na doon na naka-located yung yung bayaran ng airport tax. And then, magbabayad na ako. Narealize ko, wala pala akong peso. 1,620 nga yung travel tax for economy na ticket. Ayan. Pag business class, mas mahal. Ang buti na lang, tumatanggap pala sila ng online payment. Ayan. Kaya lang, ang nangyari, nung nag-online payment ako, kailangan ko pa palang i-print yung proof na bayad na travel tax na nasend dun sa email address ko. So, tinulungan naman ako dun sa office nung sa travel tax nga. Kaya lang kasi, ang tagal nilang ma-receive yung email. Ayan. So, hinintay pa namin hanggang sa na-print din. Ayan. So, hindi na kasi ako bumaba pa para mag-withdraw sana kasi parang feeling ko ang dami kong dala, tapos aakyat na naman ako, bababa, tapos aakyat, tapos baka may pila rin sa ATM. Meron nga lang ang service charge na 50 pesos. Ayan, so may iba pang tax, kaya naging 1,690 rin yata yung binayaran ko. Ang nangyari, medyo natagalan ako, pero at least nakakuha naman ako ng printed copy. Dalawa yung binigay, yung isa sa akin, yung isa ibibigay ko nga dun sa airline company. Pagkatapos ko nun, lakad na ako papunta sa Bay E, dun sa Ana. Medyo mahaba yung pila. Pagdating ko dun, nanghingi ako agad ng departure card. Di ba yun naman yung fill outan kapag mag-a-abroad ka? So lalagay mo dun yung name mo, address mo, email address, contact number, pati yung address na pag-i-stayhan mo tsaka yung contact number doon. Tapos kung ano yung purpose mo, ba't ka aalis ng bansa and saan ka pupunta. And also yung occupation mo. Ayun, so final account ko yun. And binigyan din nila ako ng declaration form lang na you are fit to travel, mga ganyan. Tapos pipirma mo lang, lalagay mo lang din yung mga personal details mo. Ayan. So galing yun sa mismong airline company. By the way, sa Ana, syempre, titingnan mo yung flight details mo. Tapos, check mo doon mismo sa website ng Ana kung ano ba yung mga requirements. Andun naman, check mo lang talaga. So, nakita ko doon, pag connecting flight ka lang naman sa Japan, no need to take swab test. Pero kung lalabas ka ng airport ng Japan, kailangan mo magpa-swab test. Pero kung connecting flight, no need. And also sa US, no need na rin mag-swab bago ka umalis. Ayan. So far yun lang naman. Passport, tapos yung visa. Syempre, importante yun, yung visa. And then yung vax certificate mo. Ayan. Actually ako, ang pinakita ko lang naman is yung soft copy ng vax cert ko dun sa airline. And then, declaration form. Ayun yung mga hiningi sa akin sa airport. And then,
ang check-in ko na luggages, dalawa lang kasi yung allowed sa akin na pieces. Dapat maximum of 23 kilos each. Ayan, so. Tapos yung hand carry ko ay, I think, ano ba? 10 kilos ata. Pagkatas ng check-in, nag-request ako. Actually, pangatlo na ako dun sa pila, sa pinakahuli. Ayan, so, nag-pray lang ako. So, baka mapunta ako sa ano, sa pangit na napwesto sa plane. Eh, ayoko pa naman yung sa bandang likod kasi nga yung turbulence pag meron sa plane. Pag sa likod ka nakapwesto, super ramdam mo. Pero yun, pray-pray lang. Tapos, nung andun na ako sa counter, sabi ko, pwede po mag-request kasi Pinay naman siya. Pwede po bang sa front seat po ako and sa aisle? And, ayoko lang punta sa middle kasi mahirap pag sa middle ka dahil hindi ka makaalis. Kung mara, naiihi ka or may pupuntahan ka, diba? Kasi merong kapang kaptabi na dadaanan. And like kapag nasa aisle ka, wala kang katabi sa kaliwa or sa kanan mo. Ayan, makakapunta ka sa kung saan mo man gustong pumunta sa eroplano. Ayan. Tapos yun, nabigyan naman ako ng front seat tsaka ng aisle na seat number. 20G. Ayun, so yun yung seat number ko. Sa international ka pupunta, di ba? Kasi domestic, tapos international. So sa international, papakita mo lang syempre yung passport and yung boarding pass. Ayan. Tapos, yung departure card, yun, kailangan mo nang ready. Ang ginagawa ko talaga, yung departure card, hinihingi ko na yun sa pila pa lang sa check-in, tapos dun ko na siya fill outan. Meron pa rin kasi ako nakikita na dun pa lang sa immigration nag-fill out ng mga departure card. So, mas maganda kung dun pa lang sa check-in habang naghihintay ka, na-fill outan mo na. Para pag dating mo na immigration, pila ka na agad. Tulad ko, wala kasing pila eh sa immigration. Nakakapanibago kasi dati-rate, sobrang tagal sa immigration dahil ang haba ng pila. Pagdating ko doon, buti na lang naka-ready na yung departure card ko. Ako na agad doon sa immigration officer ba ang tawag doon. So, babae yung napunta sa akin. Tapos nakikita naman kasi sa departure card ko ano yung trabaho mo, diba? Yung position mo sa work. So, yun agad yung sinabi niya sa akin. So, ganito ka sa work mo. Tapos sabi ko, yes ma'am. Tapos sabi niya, saan ka nag-work? Tapos sinabi ko yung name ng company. And then, sabi niya, single ka? Sabi ko, opo. Sabi niya, yung mga nagtatrabaho dyan sa company na yan, mga hardworking eh, kaya single, no? Tapos tumawa lang ako. Tapos, saglit lang ha, nag-message ang aking tatay. Ayun. So, nireplyan ko lang yung tatay ko sa messenger. Katas nun, sabi niya, saan ka pupunta? Tapos sabi ko, sa US po. Sabi, saan sa US? Sabi ko, sa Los Angeles, California po. Tapos, sabi niya, anong gagawin mo doon? Tapos sabi ko, ano lang po, vacation lang po. Tapos sabi niya, sige, sana makita mo na doon yung love life mo. Sabi niya sa akin. Tapos yung tumawa. Tapos, tinataka na niya yung passport ko and sabi niya, enjoy daw yung vacation. So, usually, ang hinahanap kasi talaga sa immigration is yung return ticket mo. Ayan, tapos kung saan ka mag-stay, kung ilang araw ka doon, ganun yung laging tinatanong based on my experience. Pero siya, wala, hindi na niya ako tinanong, hindi na niya ako hinanapan din ng return ticket. Tapos, nabasa ko rin sa mga vlog na kapag pupunta nga doon ng US, medyo mahigpit nga daw dito sa immigration sa Pinas. Kapag employee ka, kailangan ihanda mo na yung copy ng ID mo, ng COE. Ayan. So, just in case lang naman, nag-request naman ako ng COE sa office. And then, dala ko rin, pinaprint ko rin yun. And then, may copy naman ako sa akin. Tapos, dinala ko rin yung company ID ko para in case na kunin, at least mapapakita ko. Ayan. So, hindi rin po sila nag-ask ng money. Yung sinasabi nga, show money, di ba?
Wala, hindi rin naman po tinanong sa akin kung magkano yung budget mo, magkano yung dala mo, ganyan. So wala pong ganung ganap sa ano, sa immigration. So pagkatapos po sa immigration, syempre yung ano na i-check na yung mga baggage mo. So ako po ang suot ko na lang talaga ay garterized na po na hindi po siya jeans eh. Ano lang siya, tela lang siya na pantalon na maluwag. Ayan. Tapos, yung sapatos ko, rubber sole, pero hindi siya rubber shoes. Ayan, rubber sole lang. Tapos, yung hindi na siya sinisipper or hindi na siya tinatay. Yung na tatanggal mo anytime, ganyan. Pero yung kahit tumakbo-takbo ka sa, ano, sa airport, hindi din naman siya matatanggal. So, ganun yung sinuot ko kasi alam ko na yung kalakaran sa ano, sa mga ganyan. Ang hirap kasi patatanggalin yung shoes mo, ganyan. Yung iba nga na nakapila, hindi pa rin nila tinanggal yung shoes nila. Kasi ako tinatanggal ko na yung shoes ko, nilalagay ko na sa tray. Sama na siya dun sa i-check kasama nung sa bag mo. Pagka daan dun, yung mga iba nakapila na sa unahan ko, kaya lang, hindi nga nila tinanggal yung shoes nila. So, nangyari, pinabalik sila. Tanggalin nyo muna yung shoes nyo, tapos yun, nilagay nila doon sa tray. So, ang nangyari, ako pa yung nauna sa kanila. And then, pagkakuha ko ng bag ko, pati shoes ko, suot ko na agad. So, punta na ako agad doon sa boarding gate. So, yun din yung parang na masasuggest ko rin na mag-travel din abroad. Yun, tanggalin nyo na agad yung shoes. May mga airport na hindi na pinapatanggal yung shoes. Tulad sa Japan, hindi na pinatanggal yung shoes doon. Pero, yun nga, dito kasi sa Pinas, pinapatanggal. Ayan. Tapos, pagdating ko na doon sa, ano, sa boarding gate. Sa, ano, okay, gate 110. Kung matatandaan ko siya. Wait nga, titignan ko sa aking gate 110 ba? Wait lang po. Ayun, gate 110 na yung ano, yung gate. Tapos, ang boarding time ay 2:10. Ayun. Tapos doon, dati kasi, pag nagta-travel ako abroad, pag punta mo sa boarding gate, upo ka lang. Pero dito sa ANA, iba. Meron na agad ANA personnel pagpasok mo pa lang dun sa gate. Tapos, kukunin na niya agad yung ano mo, boarding pass at saka yung passport mo. Tapos, tatatakan na niya yan. Tapos, sasabihin kung anong group mo. Ayan, group 5. Actually, nandun na siya sa ano, sa boarding pass kung anong group. Kung ano ibig sabihin ng group? Group 5 ako eh. Tapos, nung habang naghihintay nga ako sa ano, sa boarding gate, biglang nung magbo-board na, inuna muna syempre yung group 1, ganyan. Ayun pala yung mga ano yun, mga first class, business class, ganyan. Tapos, premium economy, ganyan. Tapos, may group 2. Kalimutan ko na ano yung group 2. Pero yung group 3, sila yung window seat. Ayan. So, depende pala siya sa upuan mo rin. So, kapag window seat ka, group 3 ka. So, pauunahin mo nang papasukin yung mga group 3. Which is, I find it very okay. Kasi, tama. Kasi sa mga previous experience ko pag nag-a-abroad, okay, ano na, boarding na, ganyan. Sasabihin lang, yung row ganito to row ganyan. Punta na kayo, by row. Ito naman, ano siya, kung anong seat ka. Kasi, by row, pero minsan nauuna nga umupo yung nasa aisle. So, ma-hassle pa ngayon, tatayo pa yung aisle kapag last na dumating yung sa window seat. I like dito, very okay siya for me kasi nga, papapasukin mo na yung mga nasa window. Tapos, susunod na papapasukin yung
group 4, yung middle seat. Last na papapasukin yung group 5, yung nasa aisle seat. Pagdating sa ano, sa... Pagdating dun sa... Actually, nagkakaramps ako kasi antagal kasi ng biyahe ko. Sabi ng kuya ko, magsaging nga daw ako. Kaya lang, hindi pa ako nakakalabas. Pagdating na dun sa airplane, ang kagandahan nga yung nga, napunta ako sa front seat ng economy. Kasi maganda rin yung front seat kasi wala ka nga sa unahan mo. Diba kapag kunwari, i-adjust nila yung ano nila, yung likuran nila. So, ikaw, masisikipan ka na doon sa likod. At least kapag front seat ka, walang ganun. Maluwag talaga yung harap mo. So, bago ko pumasok, nakita ko muna yung business class, ganyan, yung premium economy. Yun. So, sabi ko, Lord, one day, pag sumakay ako ng aeroplano, sana ma-experience ko rin na dyan ako sasakay. Kasi ang ganda, dahil mauunat mo yung paa mo, very comfortable ka. Pero super mahal naman kasi. Actually, nakareceive ako ng email. Isa daw ako sa mga napili na mag-upgrade from economy to premium economy. From Haneda to Los Angeles. And then Los Angeles to Haneda. Tapos, magbibid ka dun ng price. So, parang ang lowest bid is 15,000 pesos. One way lang yun. From Haneda to Los Angeles. 15,000 from economy to premium economy. So, di ko siya pinatos kasi sayang din naman yung 15,000. Pero yung Los Angeles to Manila ko, nagbid ako doon. Pero hindi ako yata nanalo sa bidding eh. Kasi wala na ako na-receive na email after that. Kasi after I sent my bid, sabi niya, ma-email na lang daw ako kung makuha ko nga yung bid or not. So, wala naman akong na-receive nga na email from them. Nag-bid ako for Los Angeles to Manila kasi medyo matagal yung number of hours ng flight from Los Angeles to Manila. At saka para lang ma-experience kasi andiyan ka naman na ma-experience mo lang na premium economy. And yung ano kasi siya, medyo mas maluwag. Tapos parang lazy boy siya na uunat mo yung paa mo talaga. Pag take-off pa lang namin, turbulence na agad kasi nga may bagyo nga sa Philippines ng September 1st. Pero wala namang ulan sa Metro Manila. Thank God, tolerable naman kasi yung turbulence. Pray-pray lang. Tapos, during my flight from Manila to Tokyo, wala akong katabi. Tatlong column siya eh. So, nasa gitnang column ako. Tapos, sa aisle ako. Tapos, wala na akong katabi dito sa left side ko. Yeah, so, maganda. Actually, puno yung flight. So, kaganaan talaga dun sa harap. Wala akong katabi. Kaya samantalang sa kanila dun, ano, dikit-dikit talaga. Siguro after 2 hours, yun, nag-serve na sila ng food. Walang rice, pero nakakabusog. Heavy din naman. Kasi may meat, may noodles, merong salad, tapos may ice cream. So, yun, so far okay naman yung flight. May mga movies na available. So, dun ko napanood yung Top Gun Maverick. Ayan. So, hindi ko kasi siya napanood sa cinema nung sinuwin siya. Ayan. So, at least napanood ko ng libre. Pero syempre, mas maganda talaga sa cinema. So, ang gwapo pa rin talaga ni Tom Cruise kahit na may edad na siya. Nakatulog ako din kahit paano dun sa flight from Manila to Haneda. Supposedly, 2:40 p.m. yung aming alis sa Manila. Pero, na-delay. After 1 hour, kami nakapag-take-off. Ayun, natandaan ko yung 3:40. Ayun. Pero, ano naman, mga 3:10, nakapag-board naman na kami yan. Tapos, nakarating kami sa Tokyo 8:50. Kasi ahead sa Japan ng 1 hour sa Philippines. So, 4 hours lang talaga yung biyahe. Pero, pag kinupit mo, 3:40, tapos 8:40, parang 5 hours, no? Pero 4 hours lang talaga yun kasi ahead nga kasi si Japan ng 1 hour sa Manila. Based on my experience ulit sa mga dati kong flight, sabay-sabay tatayo, tapos sabay-sabay lalabas. Dito, hindi. Tatawagin mo na yung mga may connecting flight papuntang Honolulu, Hawaii. So, sila yung unang pinalabas. And then, pagkatapos nun, yung mga may connecting flight na to Los Angeles. Tapos last na ata yung mga walang connecting flight. Ganun siya kaayos. For me,
magandang sistema yon. Tapos, nilead na kami papunta dun sa boarding gate namin. Connecting flight, di ka naman nadadaan sa immigration. Diretso ka na dun sa boarding gate mo. At dun sa Manila pa lang, binigyan na ako ng boarding pass from Haneda to Los Angeles. Pero, wala pa kasi siyang seat number. So, ang instruction sa akin, pagdating ko ng boarding gate, pakita ko pa rin yun sa crew, tapos saka ako bibigyan ng seat number. Konting minutes lang yung hinintay namin sa boarding gate. Tinawag na rin kami agad pa-board sa plane. So, ganun pa rin yung sistema by group. Ayun nga pala, nag-request uli ako dun sa crew. Sabi ko, pwede po bang front seat and aisle seat? Sabi ko, oh, I'm so sorry, sabi nung Japanese girl. Puno na daw, hindi na daw ako mabibigyan ng front seat. Hindi daw niya masusure kung mabibigyan din niya ako ng aisle seat. Tapos pinahintay ako. Siyempre, pray-pray lang din ako. Kasi ayoko talaga dun sa hulihan. Tapos sa middle seat, ayoko talaga. Tapos ayun, hindi ako nabigyan ng front seat, pero sa aisle seat ako. So, okay na rin. Tapos, pagdating ko doon sa plane, may katabi ako. As usual, sa second column uli ako. Kasi ba, first column, second column, third column. Second column ako sa middle column na punta. And then sa aisle seat, G uli. Pero this time, 32G ako napunta. Medyo bandang hulihan na rin siya, pero okay lang, at least aisle seat. Tapos katabi ko, dalawang elderlies. Ang flight pala namin ay nasa 9:50 yata. Oo, 9, almost 10 o'clock ng gabi sa Japan. Pagdating namin, ang pinakain lang, hindi siya meal na nakakapuso. Parang pangtanggal gutom lang. Ayun. Pagka take off, ano lang, tinanggal lang yung fasten your seatbelt sign, tapos nag-serve na agad sila. May binigay din sila na bottled water. And then during the flight, dami kong napanood na movies. Maganda pala yung Cinderella. Tapos ang ano dun, ang yung parang musical, theatrical, churot, yung ano, yung pagka Cinderella niya. Tapos ang bidang lalaki dun, if I'm not mistaken, yung bida dun sa ano, sa Purple Hearts, dun sa Netflix. Ayun, ang gwapo niya. Tapos ang galing din pala niyang kumanta tsaka sumayaw-sayaw. Tapos, napanood ko rin yung... Ano pa ba yung isa ko napanood? Maganda rin yun eh. Wala, nakalimutan ko na. Kaya ayun, binablog ko na nga kasi agad. Kasi makakalimutin na ako. Ay, ayun na. Ano ko na? Yung Marry Me. Si ano, Jennifer Lopez yung bida. Tapos, ang alam ko yung bidang lalaki dun. Mga paano? Feeling ko siya yung nasa ano eh. Yung nasa sa movie na ano, yung parang kanta. Ano nga ba yung kanta ngayon? Ay, bibali na. And then, nung pa malapit na kaming mag-landing, napanood ko rin yung kay Channing Tatum. Yung Channing Tatum ba o Channing Tatum? I don't know kung paano kayo pronounce. Yung super, super duper crush ko talaga, si Channing. So, late ko lang na-browse na, ay, meron pala si Channing yung dog. Ay, kaya hindi ko na natapos kasi nga, ano, na-landing na rin. Kagandahan din pala sa Ana na flight. Yun nga, makikita mo rin yung ano. Although, hindi ako sa window seat, makikita mo kasi yung view pa rin. Tapos, ano, sa front naman. Yung front view ng captain. Ayun. Yung front mismo ng airplane, may kita mo dun. So, habang pa-land, ayun, may kita mo talaga. So, yun yung mga na nagustuhan ko. Tapos, nag-serve sila pala ng pagkain 2 hours before landing. Yun yung breakfast. So, ang pinili ko, rice na talaga. Buti nga may rice na. Ayun, rice na, tapos fish, medyo masarap. Nakatulog-tulog din ako during the flight. Pagkagising ko, gutom na ako. Tinawag ko yung crew, tapos sabi ko, when are you going to serve the food? Tapos sabi niya, in 2 hours. Sabi ko, because I'm already hungry. Tapos sabi niya, do you want banana? Di ba bawal po yung banana kapag gutom? Pero sinabi ko, sige, gusto ko. Pero meron pang 8-month snacks, ganyan. Tapos binigyan naman ako ng snacks. Tapos meron pang ano, Kit Kat na chocolate. Ayun. So, after dalawang snacks yun, tapos Kit Kat na dalawang flavor din. Tapos, banana. Pero hindi ko kinuha lahat yun. Nahiya ako. Isang snacks lang, tapos isang Kit Kat na chocolate. Tapos, ano,
yung banana kinuha ko. Feeling ko yung banana na yun from, ano, D-O-L-E. Ayan. Kasi yung mga banana natin, di ba, sa Philippines, magaganda. Ayun, kaya nabusog naman ako kahit papano na ibsan ng aking gutom. Paglabas ko from the plane, okay din naman yung, ano, yung lax. Pero syempre, mas maganda pa rin yung airport ng Japan, tsaka ng Korea. Yan. Medyo mahaba rin lakad. Tapos, pagdating ng immigration, sobrang dami ng tao. Ay, talagang as in. Tapos, halo-halo na, syempre, yung tao. Pero mostly, mga English speaking. Tapos, ang bigat talaga nung ano ko, nung bag ko. Kasi dala ko nga yung laptop. Tapos, yun nga yung mga charger. Tapos, yung charger siya may ng laptop. Tapos, yung, ang tawag nito, yung, yun lang ah. Ayan, kasi syempre nag-work pa mo. So, dala ko yung bag ng, yung laptop bag ng nabigay ng office. Tapos, syempre dala ko yung power bank. Yung mabigat eh, kasi yung power bank. So, ang hirap magbiyahe na ng ganun. Sobra. Ang bigat, ang sakit sa likod. Tapos, ang haba talaga na pila. As in, siguro, nabot din ng 1 hour. Na nakapila ka. Pero moving naman siya. Pero super tagal talaga. Tapos, syempre, sila yung mag a-assign. Kung, sila yung tatawag sa'yo kung okay na, diba? So ako, ang daming pila pa ganun. Doon ako napunta sa leftmost. Tapos, doon sa leftmost kasi, andun yung maingay na ano, consul na lalaki. Yung, why are you here in America? Ganun siya, ang lakas. So, kailangan lakasan mo rin yung sagot mo, di ba? Tapos, nung ako na yung next, hala, natapos na agad yung ano, yung tinatanong niya. Kaya ako, napunta ako sa kanya. Pero syempre, nagpray-pray din ako, di ba, na ano, na makapasa. Ayun. Kasi may mga instances din na nakapasa ka na dun sa pinanggalingan mong country. Pero kapag dyan naman sa pupuntahan mong country, hindi ka makapasa sa interview nila. Babalik ka, hindi ka makakapasok sa ano, sa country na pupuntahan mo. So, yun yung iniiwasan ko. Hindi ko pa naman na-experience yun. Pero syempre, may possibility na ganun. Sayang naman yung ticket mo and everything. So, pray lang. So, ang tinanong sa akin, why are you here in America? So, sabi ko, for vacation, sir. Ayan. Sir pa yung tawag ko, ha. Ayan. Pero siyempre ba sa mga Amerikano, hindi dapat by first name lang din sila. Pero nasanay na rin kasi ako. Ayan. Sabi ko, for vacation, sir. Tapos sabi niya, how many days? Ayan. So, tinanong kung ilang araw. Ayan. Tapos, so, sabi niya, so you're leaving on this day? Kasi parang kinumpute niya. Tapos, ang bilis niyang mag... Kasi, kunwari, sabihin mo, for, kunwari, 2 weeks, sasabihin mo lang na gano'n. Tapos, so you're leaving on this day? So, ako tuloy, kinumpute ko. Kasi may sinabi nga akong number of days. Tapos, sabi niya, so you're leaving on this day? Tapos, napaisip akong gano'n. Kasi nga, oh, sabi ko, yeah. So, gano'n. Tapos, sabi niya, may I see your ticket? Ganyan. Tapos, yung ano ko, return ticket ko, yung flight ko pabalik. Tapos, ano, hindi ko naman, may printed copy ako. Kasi, yan kasi kukunin ko pa sa, ano, sa aking, ano, backpack. So, pinakita ko na lang sa phone. Sabi ko, here, sir. Tapos, ano, siya nga pala, ano rin, hinanap din niya yung US visa. So, dalawa kasi yung passport ko. Yung sa unang passport ko, yung luma, andun kasi yung US visa. So, yung bagong issued na passport, I think, 3 years ago, wala doon yung US visa ko. So, hindi niya makita kasi doon sa bago. Tapos sabi ko, sir, andyan po doon sa ano, sabi ko, sa other passport. Tapos, tagal niyang hinanap kasi nandun yun sa may bandang hulihan eh. So, dapat pala, binuklat ko na agad mismo doon sa, ano ko, nasaan yung page na nandun yung visa para hindi na siya natagalan sa paghahanap. Yun lang yung tinanong niya sa akin. Tapos,
yun lang. Tapos yun, nakapasa na ako. Yun, praise God. So, yun lang yung ano, yun yung tinanong niya at yung hinanap niya. Yung US visa ko and yung return ticket ko. Tapos ang tinanong niya kung bakit ka nandun sa Amerika and kung ilang days ka na mag-i-stay sa Amerika. So, yun. So, para, binavlog ko na siya para hindi ko siya makalimutan. Ayun. Pero usually kasi mga tinatanong nga dyan, saan ka mag-i-stay, anong hotel, mga ganyan. Ayun. Tapos yun, pagkalabas ko, eh, syempre, ang aalamin mo na kung anong carousel number, yung lalabas yung ano mo, yung luggage mo, diba? Tapos, ayun, sa ano nga, carousel number 10. Ayan, carousel number 10. So, pumunta na ako doon sa carousel number 10. Ang kasama namin sa carousel doon, yung United Airline ata. So, yung ANA at United Airline magkakasama. So, pagkadating ko doon, medyo parang huling-huli na rin ako. Unti na lang din yung bag na, ano, na umiikot. Ang kagandahan pag medyo huli ka na, unti na lang yung titingnan mo talaga na bag. Kaya lang, pangit lang dun sa akin kasi aning-aning din ako minsan. Baka may makakuha ng bag mo, diba? Pag kunwari late kang makapunta dun, baka may makakuha ng bag mo na ibang tao. So, mas maganda rin ikaw yung una dun. At least, makita mo agad. Maiwasan na may ibang makadampot ng bag. Tapos, paglabas ko, tinanong ko kagad kung saan yung shuttle papunta dun sa hotel na binook namin. By the way, ang binook namin na hotel ay yung malapit sa airport. Medyo pricey siya compared sa other hotels na malayo sa airport. Pero, okay na rin kasi nga, hapon na kami darating pareho nung friend ko. Ako, hapon, siya rin, kinabukasan pa naman, pero hapon na rin sila darating na magkapatid. So, kung magbabiyahe pa kami papuntang yung downtown Los Angeles talaga, feeling namin mahirapan kami. Tapos, magkahiwalay pa kami. So, we decided na mag-book na lang muna na malapit sa hotel. And then, pag magkakasama na kami, saka naman kami lilipat na dun sa hotel mismo, dun sa Hollywood. Ayun. So, ano, okay naman. Ang sabi, dun sa baba kasi yung ano, arrival. So, akit daw ako dun sa, ano, sabi nga, second level eh. Nung nandun ako sa elevator, yung second level, secured floor siya. So, hindi siya talaga na-access. So, ang pinili ko yung third level. Buti na lang, tama. Yung third level, yun yung departure. Tapos, nagtanong na naman ako dun, pagdating ko dun sa departure, dun sa level 9, nagpunta lang ako sa information. Indian yung ano eh, yung nasa information booth. Tapos sabi ko, ano, saan yung shuttle papunta sa hotel na to? Kasi yung hotel din na nabook namin, may free shuttle. Yun din yung kagandahan. At yun din yung isa sa mga reasons bakit yun yung pinili namin. Kasi nga, may shuttle. Hindi ka na magta-taxi or hindi ka na mahirapan na maghanap pa nun. Paglabas daw, turn left, tapos ano lang, sabi, paglabas doon, dire-diretso lang, tapos may makita ka doon na red sign. Paglabas ko, ang labi ko ng lakad, wala pa ako nakita na red sign. So, nagtanong uli ako doon sa parang traffic enforcer. Sabi ko, saan po dito yun, yung sakaya na shuttle? Tapos sabi niya, you just follow the circle? Kasi pa-circle siya. Yes, ano lang daw, follow lang. Hanggang sa makita ko doon red sign. So, buti may salamin ako. May nakikita naman ako from my place. Parang may red sign nga doon. Tapos ayun, dinire-diretso ko lang. Tapos yun, nakita ko na nga yung red sign. Andun na rin nag-aabang yung mga pilot ng other ano airline companies. Qantar ba yung? Basta may letter Q. Pero hindi siya Qatar Airways. Pero nag-Spanish sila. So siguro, Mexico or ano, hindi ko alam. Tapos, pagdating doon, tingin ko yung red sign. Wala doon yung pangalan ng hotel. Tapos, buti na lang, may dalawang Pinay din na nag-aabang. Tapos tinanong ko, sabi ko,
Dito rin ba dadaan yung ano, papuntang, tapos sinabi ko yung hotel namin. Sabi niya, ay oo, abangan mo lang, may dumadaan yan dito. Sabi ko, kahit wala dyan sa red sign, yung ano, pangalan ng hotel. Sabi niya, oo, dadaan yan. Tapos, maya-maya, dumating yung shuttle. Naunahan ko pa nga sila. Sabi, uy, swerte mo naman, dumating agad sa'yo. Ang kasabay, nakalimutan ko yung isang hotel eh, na dalawang hotel kasi yung kinikater nung shuttle na yun. Pagdating ko sa hotel, yun, kinuha lang yung ID ko na may picture. So, ang pinresent ko nga yung ano eh, company ID. Tapos, hindi niya daw makita yung reservation under my name. So, pinakita ko na lang. Tapos, sabi niya, kasi akin na nga yung pinaka-reservation. Kasi, yun na nga yung hinanda ko. Kasi, ando na lahat, reservation number, tick, ganyan. Tapos, yun eh, pinakita ko. Tapos, yun, nakita na niya. Tapos, sabi ko, meron pa akong dalawang friend na darating, pero bukas pa. Tapos kinuhanan niya yung name nila. Tinanong din ako kung, ano, kukunin mo ba yung susi sa amin or kami na yung magbibigay? Tapos sabi ko, kayo na lang po yung magbigay. Ano naman, in-explain na ganito, gantong oras nagsasara yung pool, yung ganito, yung ganyan. Hindi ko naman nung matandaan lahat yun. Tapos binigay na sa akin yung card pang bukas ng door. Tapos yung password sa wifi, ganyan. Tapos, carpeted ang floor. Kaya nahirapan ako paglabas ko ng elevator. Nahirapan ako paandarin yung luggage kasi nga carpeted siya. Okay naman yung room. Ayan, okay siya. Tapos, oh, ganyan siya. Ayan pala yung Hyatt Hotel. Kaya lang mahal kasi dyan. Ayan. 2-bed naman kasi siya kasi nga tatlo kami. Ayan. Tapos ito yung, ayan. Ano pa? So, may kita nyo rin sa, ano, sa video later, yung, ano, hotel, yung room tour. Ayan. So, okay siya. Malinis naman. Pati yung CR. Yun kasi yung gusto ko rin yung malinis yung CR. Tapos, may plancha. Ayun. So, hindi, abuti na lang talaga. May plancha kasi para yung mga gusot-gusot na damit. Although yung mga damit na din nalang ko yung hindi gusutin. Pero, syempre, kahit naman hindi gusutin, magugusot pa rin sa biyahe. So, good thing may plancha talaga. Yun din yung kinagustuhan ko dito. And malinis nga yung CR. Although, hindi ako sure sa carpet. Wala silang slippers. Kaninang umaga, tumawag na ako sa front desk. Tapos, nag-request na ako ng slippers nga. Tsaka ng electric kettle. Kasi walang electric kettle, kailangan ko ng hot water. Meron naman silang pang brew ng coffee. Tapos meron din silang binigay na coffee. Ang apat. Diba kaka-check-in ko lang kagabi. Tapos, kaninang umaga, may housekeeping na. Pinalitan na agad yung bedsheet. Taray. Tapos, yung mga towel na nagamit ko. Ang galing din naman. Kaya lang kasi, maalikabok, hindi sila nag-vacuum. Yun lang, may mga ali-alikabok din sa tabi-tabi. Ayan. So, hindi siya yung superb na malinis. Pero okay rin naman. So, yun muna for now. Thank you and please remember to subscribe to my channel. Like, and if you want to make a comment, place nyo lang yung comment nyo. Kung may questions, try natin sagutin. Ayan. And I hope you have a good day. Annyeong!